Jesus. Ngayong gabi po, tayo po'y mananalangin, sasabihin natin sa Panginoon ang ating mga dalangin. Amen? Tell it to Jesus. First verse now. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Chorus now. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is the friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you since that the man's eyes are hidden? Amen. Tell it now. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is the friend that will know. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Third now. Fear the gathering clouds of sorrow. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is the friend that will know. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus. Last now. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ's coming kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Amen. He is our friend that will know. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. Maraming pong salamat. Yung ating, pwede na po sila magsiupo. Dako na po tayo sa ating pong prayer list. Po, dumako na po tayo sa prayer request. Sige po. Number one, Pastor Butch and family, good health, God's guidance and protection, spiritual strength, MJ, studies and tuition fee, Ma'am Nell, Sis Chill and Sugar, Nathan, God's will, job, God's guidance and protection, Brother Ian and Honey Pascual, God's guidance and protection, Epros Pascual, good health, BBC Marilao Building Construction, Adult Men Fellowship, Adult Ladies Fellowship, YPO Fellowship, Children's Department and Kids Choir, God's Heritage Choral, Worship Services and Church Attendance, Prayer Meeting and Sunday School, Tithes and Offerings, Soul Winning, Visitation and Follow-Ups, Bible Studies, Campus and Youth Ministries, Saturday Watch and Track Saturation, Good News Ministries, 580 baptisms goal for 2017. BBC Malolos, Pastor Butch Tan and family. Send the Light, Bible Baptist Church, Pastor Jerry Fontanilla and family. Higher Ground, Bible Baptist Church, Pastor Rolly Glinoga and family. Great Faith to the Lord, Bible Baptist Church, Pastor Romil Solera and family. Haven, Bible Baptist Church, Pastor Caloy Del Carmen and family. Bible Baptist Mission of Pulilan, Pastor Jason Tinson and family. Spiritual growth of members, 6th mission anniversary, Evangelistic Sunday, every Sunday. Ito pong July 6th, July 30. At yun nga po, Pastor Butch, si Pastor Butch po ang speaker. Riyadh Bible Baptist Mission, Pastor Ernie Sais and family, spiritual strength. Bible students, spiritual strength, wisdom, and to finish the course. PA system, new and high-tech equipment.
present government and Philippine nation, good governance, God's guidance and protection of the president. Peace in Mindanao. Tatay Ray, Nailete Garcia and family, good health, healing of knee. Brother Rai, God's guidance, wisdom in work. Brother Ronald, immediate schedule of interview to pass the approval of sponsorship. Working permit. Sister Len, royal business growth. Russell, studies, wisdom, good health. Sister Pia, God's guidance and protection, good health, wisdom, favor in work. Brother Rading and Sister Emma Flores and family, good health, fast recovery of injured arm, financial needs. Sister Malin and Chai, God's guidance and protection, spiritual strength and good health. Erin De La Cruz, healing of knee. Nitelma and family, good health. Sister Rika, wisdom, peace of mind, healing of back pain. Brother Boom, wisdom. Brother Ron and Sis Josie Soriano, good health, family salvation po ni Sister Josie. Jack, Jam, Jasmine, studies. Brother June and Ria Soriano, peace. Brother June, peace of mind. Moti and Bea, studies. Sister Rowena Mercado and family, good health. Clyde, studies. Brother Obet, Sister Shane and family. Brother Serge and Tess Española and family, God's guidance and protection, good health, business growth. Brother Rabbi, wisdom in work and salary increase. Brother Jay and Isaiah, wisdom in business. Rabbanal Ignisaban family, God's guidance and protection, good health, business growth, and store renovation. Brother Radi and Karen, church attendance, revival, at safe pregnancy po ni Sister Karen. Sister Melissa, spiritual strength, God's guidance. Natividad family, God's guidance and protection, good health, truck and backhoe business. 1010 TJ and Kim, church attendance. Sister Sherlyn Diaz and family, good health. Sister Cathy and Christine, wisdom in work. JC and Mimay, wisdom in studies. Amparo family, God's guidance and protection. Sister Lalaine, wisdom, spiritual strength, and healing of gout and arthritis. Staneda family, God's guidance and protection, good health, God's will. Brother Danny, fast recovery from stroke, spiritual strength. Brother Danny, spiritual strength, promotion. Brother Hill and Claudette Diaz and family, good health. Sim Winfrey, studies. Brother Aris and Sister Lindadis, family, God's guidance and protection, good health. Brother Lito Sonko and family, here and abroad. Brother Jepoy, Sisling, Jing, Sis Kim, Sis Teng, Jemak Mikmik and Chuchay, God's guidance and protection, good health. Nanay Taleng, fast recovery from stroke, spiritual strength, financial needs. Chalits, good health. Tatay Melchor and Nanay Esther, normal BP, good health. Operation of left eye, financial need po ang Tatay Melchor. Borleo family, wholesale and retail business. His Julian kids, good health, spiritual strength, God's guidance and protection. Brother June and Weng Carlos, good health. Tatay Doming and Nanay Flora, good health, financial needs. Healing of kidney po, Nanay Flora. Steriol Duwata and family, good health. God's guidance. Denden and Daniel, studies. God's protection. Brother Rudy, God's guidance and spiritual strength, financial needs. New job, Nanay Wilma, wisdom and good health. Wilmy, God's guidance and protection. Brother Vincent, Katapang and family, God's guidance and protection. Spiritual strength and growth, good health, business growth, and more customer. Sister Arlene and family, God's will, good health. Brother Renny Aquino and family, good health. Brother Willie and Sister Olive and family, God's guidance, protection, good health. Brethren abroad, Sister Carol, Tina and family, spiritual strength and growth, good health. Sister Rona, divine healing of scoliosis, hematology. Nematology. Francisco family, God's guidance and protection, good health. Vic's Fried Chicken, business growth. Cherish, Erica, Ruby and Pau, studies. Montos family, spiritual strength and growth, good health, business growth. Nanay Oneng, normal BP, sugar and cholesterol. Kiel and Miel Rivera, good health, financial needs for the operation. Good health din po. Brother Carlos, Cheryl Yater, family, good health. Brother Glenn and Sharon Gakum, blessed of baby. Sister Cherry and family, good health. Anna Brione, success in work. Nani Asteria, good health. Brother Vincent Francisco, approval of van franchise.
Brother James Bustos Mission Work, Sister Dang Damo, Safe Pregnancy, Robert and Richard Galano, Church Attendant, Genevieve Galano, God's Guidance and Protection, Good Health, Wisdom, Brother Rudy and Teng, Good Health, Brother Rolly Martin and Family, God's Guidance and Protection, Good Health, Eunice Levy Carlos, Studies, Sister Josie Guancia, Good Health, Financial Needs, Family Salvation, Sister Wendy, God's Guidance, Good Health, Spiritual Strength, Nana Andrada, Good Health, Daso Family, God's Guidance and Protection, Good Health, Navarrete Family, Good Health, God's Guidance and Protection, Juliet Budi, Good Health, Brother Lester Listana, Healing of Heart, Financial Needs, Spiritual Strength and Growth, Sister Jessica and Family, Good Health, God's Guidance and Spiritual Strength, Sister Nancy, God's Guidance, Good Health, Buyer, Deco Homes, Brother Jack Ontawi, Good Health, Spiritual Strength and God's Guidance, Darjum Bakalso, God's Guidance and Protection, Good Health, Good Schedule, Janine Untalan, Baptism, Kobe S. Colleen, Good Health, Sister Alisa, Permanent Job, Capital for RTW Business, Joshua Alcoriza, Revival Church Attendance, Sister Pialin, Spiritual Growth, Focus and Efficiency in Work, Courage to Win Soul at the Office, Sister Janine Albay, God's Guidance Job, Sister Jan Rojas, Relative Salvation, Sister Jason, Campus Ministry, Elementary, High School, and College in Pulilan, Sister Lea Gilbuela, Healing of Kidney, John Lay and Baby Peterson, Good Health, Brother Gian, Wisdom Work and Studies, Brother Jean Catholico, God's Guidance, Good Health, Spiritual Growth, Taxi, Daniel, Healing of Kidney, High Schooler, Lesson and Attendance, Kim Gilbuela, God's Guidance and Protection, Brother Mari Dolientes, Good Health, Sister Melly Dolientes, Normal Cholesterol, BBCM Sports Fest, Brother Rabbi and PS Wedding, Preparation, Financial Needs, Sister Ana Alcala, Healing of Severe Anxiety Caused by Depression, R. Aquino Enterprises, More Customer and Business Growth. Sige po, tayo po eh. Dagdagan niyo po ba? Po, bibilang na po ako. Po, number one po, Sister Cherry. Number two. Number three, Brother Raymond. Number four. Number five, Brother James. Number six, Sister Wendy. Number seven po, Brother Willie. Number eight po, Tatay Manny. Number nine, Nani Meli. Number 10, 11, 12, 13, Timel, 14, Sister Chloe, 15, Brother Josh, 16, Mamang Tess, 17, Pastor Jason, 18, 19, Nay, 20, 21, Timel Chor, 22, Apo, Chalitz, 23, Apo, 24, 25, 26, 27 po, 28, ay 29, tatay po. 30, Pastor, 31, Kati, 32, 33, 34 ka, Limwell, 35 yung nasa baba, 36 po tayo lahat.
Sige po, tayo na po tayong lahat. Tayo po yung umawit. Amen. Kantayin po natin, The Bible Stands. First verse now. The Bible stands like a rock, undaunted with the raging storms of time. Its pages burn with the truth, eternal, and they glow with the light. Amen. The Bible stands, though the hills may tremble, it can firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my faith on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted and destroyed. Amen. The Bible stands, though the hill may tremble, if confirmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever when the word. Amen. By inspiration it has been set by will obey. The Bible stands, though the hill may tremble, if confirmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible. Last now. The Bible stands, every will give it. Amen. By grace alone, I expect to live it and to prove it mine. The Bible stands, though the hills may tremble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my faith on its firm foundation, for the Bible stands. Amen po. Amen. Buksan po natin ating mga Bible sa John chapter 13. Juan 13. Diyan na kayo? Verse number, ano, umpisaan po natin sa verse number 6. John chapter 13, verse 6. Okay, sabi po rito, then cometh he to Simon, Peter, and Peter said unto him, Lord, thou hast washed my feet. Jesus answered and said unto him, what I do thou knowest not now, but thou shalt, tama ba yung binabasa ko? But thou shalt know hereafter. Peter said unto him, thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, if I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. And Jesus said unto him, he that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit. And you are clean, but not all.
for he knew what he knew who should betray him. Therefore saith he, ye are not all clean. So after he that had washed their feet and had taken his garments and was set down again, he said unto them, know ye what I have done to you? You call me Master and Lord, and you say well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. That I have given you an example that you should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If you know these things, happy are ye. If you know these things, happy are ye if ye do them. Tayo sa madaling manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa pagkakabasa ng inyong salita. Salamat din, Panginoon, sa pagdinig mo po sa amin pong mga prayers. Salamat sa presensya ninyo pong mga anak. Ito lahat, Panginoon, salamat po sa presensya mo po sa amin pong kalagitnaan. Pinupuri ka po namin, Panginoon, tinataas po namin kayo. Tulungan mo po ang inyong pong lingkod na siyang maghahatid na inyong pong salita, Panginoon. Puri ka po namin, ito po lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maupo na po tayo. Sa mga ilan muna ng ano po, no? Si Sister Lalay nag-text sa akin, nasaksakan na raw siya ng stencil. No? Yun daw ang pinaka matindi na panggamot daw ngayon. Na, kasi marami daw tayo mga dead cell na nailalagyan ka ngayon ng stem cell para lumakas. So, nga lang, hirap na hirap daw siya sa dami daw ng karayom na sinaksak sa kanya. Eh, Stella Lane pa naman, na kung gusto mo pong takutin yan, pakitaan mo ng ringgilya. Maghihihiyaw yan. Ha? So, ayaw ko ba kung bakit ganun yan. Anyway, mga kapatid, palaging po, siya po ay maayos naman. Siya patuloy lang po natin ipanalangin. Ano po? So, purihin ang Panginoon. Ngayon, dito po sa ating nabasa, mga kapatid, ano, nakikita po natin dito ang ating Panginoon nag-set ng isang example. No? At yung example na kanya pong sinet po dito is not na an example to be Lord, but to be a servant. Na kaya sabi nga ng Panginoon, ano, kung ako na inyong master, naglingkod sa inyo ng mga servant, na kaya kung ano ang ginawa ko, gawin nyo rin sa mga kapatiran. Amen? So, ibig sabihin po, isa lang ang tinutumbok dito ng ating Panginoon, sinasabi niya na ang bawat mananampalataya ay kailangan magkaroon po ng servant's heart. Na, iba po kasi pag may servant's heart ka, mga kapatid, na pag meron kang puso ng isang alipin, na talaga po, minsan di mo na iisipin yung sarili mo at ang iisipin mo lang talagang maglingkod ng maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Eh, yun naman dapat talaga natin gawin, di ba? Amen? Na kailangan naglilingkod tayo sa Panginoon 24/7. Na kahit nasa saan ka po, dapat naglilingkod ka sa Panginoon. Na bakit? Eh, una-una, tinawag natin siyang master. Eh, servant tayo, pag ganon. At ang servant po, mga kapatid, na sa totoo lang, wala pong karapatan sa kanya pong sarili. Sabi nga sa Greek word po ng servant ay huperetes. Na ang ibig sabihin po niya sa English ay under-rower. Na ibig sabihin, ano, kung yung mga barko noong araw na disagwan, hindi ka doon sa nataas, nasa taas na level, doon ka sa baba na level. No? Sa ibig sabihin, siyempre, patong-patong kayo dyan, kaya lahat ng pawis na nasa taas, sa'yo lahat papatak. Bukod doon sa mabigat pa yung trabaho mo doon. No? Bakit po? Kasi nga servant. At yan ang sinasabi ng ating Panginoon,
na maging servant po tayo. Amen? Na? Kaya dito, gusto ko pong bigyan niyo ng pansin yung verse number 17. Yan po kasi ang maganda. So, if you know these things, happy are ye if you do them. Na? Kaya tingnan niyo po dito mga kapatid. So, sinabi, siyempre na sinasabi ng Panginoon, if you know these things, no, he was repairing doon po sa mga ginawa niya at repairing po, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, no, kung alam mo ang salita ko, yan sinasabi ng ating Panginoon, na ikaw ay maging masaya. Lalo tigit, sabi niya, no, na kung ito lalo na ay inyong i-apply sa inyong mga buhay. Amen? Na? Madalit sabi, mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon, maging masaya po tayo eh. Na? Sa bawat salita niya po, sa bawat utos ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin, mga kapatid, pag merong iniutos ang Panginoon sa atin, tinatanggalan tayo ng kasiyahan. Di ba? Parang sasabihin sa atin ng Panginoon, o bawal ka na ngayon na mag-inom ng alak. O, di ba? So, para mangyari, para sabi mo, naku, lulungkot yung buhay ko. Dahil nung unsafe tayo, ang pag-inom ng alak, ang tawag diyan, happy-happy. Tama po ba? Liga, tayo ay mag-happy-happy. So, ibig sabihin, tayo mag-inuman. Na, tayo ay gumimik. Ganyan po yan. Na? Ngayon, sinasabi ng Panginoon, kung alam mo ang mga bagay na ito at iyong tutuparin sa iyong buhay, eh masaya ka. Masaya ang buhay mo. So, sa madalit sabi, hindi porke meron pong utos ang ating Panginoon, kanya pong inaalis ang kaligayahan sa atin. Hindi po. Na? Kaya, dapat po makitaan natin ang bawat isa ng kasiyahan sa ating mga puso dahil tayo ay anak ng Diyos at dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos at dahil tayo ay meron pong puso ng isang alipin ng ating Panginoon. Na? Kaya meron po ditong ilang bagay. Una po, Romans chapter 4, verse number 7. Romans 4:7. La, okay, sabi dito sa Romans 4:7, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Now, mga kapatid, yung blessed is also the same word sa happy. Na kaya yung beatitude na natin, di ba? Yung sa Sermon on the Mount ng ating Panginoon, yung blessed are the poor in spirit. Ibig po sabihin, yung blessed doon is the same word na happy. Na? Kaya kung titignan po natin dito, happy are they whose iniquities are forgiven. Na madalit sabi, mga kapatid, ano? Ang mga dapat nakikita natin sa bawat church o bawat miyembro ng ating iglesia Panginoon ay dapat masiyahin. Bakit po? Eh kasi nga, yung ating iniquity ay napatawad na. Amen? Na bagamat opo may kalungkutan na dumarating, pero hindi dapat natin, mga kapatid, i-concentrate yung ating pong sarili sa mga kalungkutan na nararanasan natin. Sapagkat tinabi dito, no, masaya o mapalad, no, o happy, no, ang mga yung kanilang iniquities, sabi doon, are forgiven and whose sins are covered. Na, tingnan niyo po, dalawang bagay. Makita niya natin po dyan. Na, yung iniquities are forgiven. Amen? Pinatawad. Sin, sabi dito, are covered. Alam niyo po, mga kapatid, tingnan niyo, ganito kasi. Pag ang tao po nakagawa ng mali sa kapwa niya, na natural, hihingi ng tawad. Amen? Natural, no, meron din mga talagang nagpapatawad.
Yung nga lang, ang problema daw sa mga nagpapatawad, mayat maya nababalikan yung kanyang pinatawad. Di ba? Parang pinatawad na kita, pero no, pag inulit mo uli yan, no, ganito. So, ibig sabihin, nakaabang. Inaabangan ka ngayon na umulit ka uli. No, pero yung sabi nga, no, yung iniquity mo, forgiven na yan eh. Ang problema, nakaabang pa rin, baka ulitin mo eh. Naka niyo po? Parang yan din yung kaugnayan, siya sabi ng Panginoon, ilang beses ba dapat tayong magpatawad? Ayan. Na? Kaya sinabi dito ng ating Panginoon, yung iniquity are forgiven at yung kasalanan, sabi ganoon, are covered. Tinakpan. Sa madalit sabi, ang isang bagay, pag tinatakpan, hindi mo na makikita. Tama? Amen? No? Kaya yung iniquity at kasalanan na pinatawad ay tinakpan. Na bakit po tinakpan? Para wag mo nang makita. Para wag mo nang balik-balikan. Para wag mo na mga kapatid ulit-ulitin pa na ito ang ginawa. No? Kaya sabi dito, happy is the man whose sins are forgiven. No? At yung kanya po hindi lamang forgiven but also covered. Amen? Kaya mga kapatid, pag nakita tayo ng Panginoon, ang nakikita niya po yung righteousness niya na eh. Yung dugo pa ng anak niya na si Kristo. Na? Kaya makita niyo po ano, yung sa Old Testament, yung tabernakulo, meron po dyan mga furniture eh. Na isa po dyan sa furniture ay yung tinatawag na, ano ba yun, yung mercy, ano ba ito, yung Ark of the Covenant. Yung Arbnan, mga kapatid, doon inilalagay yung dalawang tablet na dala-dala ni Moses nung siya'y bumaba. No? Inilalagay parang kahon, parang ang itsura siguro, pag hiniga mo po ito, no? Hiniga mo, ito may butas dito, dilagyan ng buhatan dito, na kahoy, na dalawa, no? Yun na po yung Ark of the Covenant. Yung nga lang, syempre, overlay with gold. No? At yung nakalagay doon, ay yung pong tablet. Ibig sabihin, yung po yung mga utos ng ating Panginoon. So yun po, mga kapatid, ay hindi po hinayaang bukas. Na? Nilagyan po yan ng takip. Na ang tawag doon sa takip ay mercy seat. Ano po? Na yan din ay gawa din, na overlay din po yan ng ginto. At merong dalawang kirubin sa dalawang dulo, mga kapatid, na parang ang pakpak ay magkasalubong na ganoon. Ano po? So, sa madaling sabi, mga kapatid, pag sinabi na po ng Bible na your sin are covered, parang meron po, mga kapatid, na mercy seat na kinover po sa atin na pag tinitignan po yan, hindi nakikita yung laman sa loob kundi ang nakikita yung covering po na yon na tinawag nga pong mercy seat. Na, kaya every time, mga kapatid, natitignan tayo ngayon ng Ama, na dahil nga yung ating pong katuwiran ay maruming basahan lamang, yan sabi ni ano nitong si Elijah Isaiah, na ang makikita niya ngayon hindi po yung ating katuwiran kundi ang nakikita niya na po ang dugo ni Jesus. Amen. Sa madalit sabi po, na justify po tayo sa ating mga kasalanan. Na? Pag sinabi pong justify, yan po mga kapatid, ay salitang ano ito, parang mga court room words po yan, o term. Ano po? No, justice, justified. Sabi nga, ano raw ibig sabihin ng justification? Na? Sabi nung isang professor namin noon sa Bible school, ang justification daw, para madali mong maintindihan, na gawin mo lang daw, sabihin mo lagi, talalahanin mo, just as if I did not sin. Justification. Sabi ko, pag na-justify ka, absuelto ka, mga kapatid, acquitted ka, na parang ikaw ay hindi nagkasala. Na? Pero dahil nga, mga kapatid, na ikaw ay makasalanan, ang bawat isa sa ating makasalanan, ginastify po tayo ng ating Panginoon na sinasabi nga, just as if we did not commit sin. Na cover. Amen?
Kaya maligaya na masaya dapat po ang mga anak ng Diyos dahil tayo po'y napatawad na sa ating pamangkasalanan. Amen? Masaya ba kayo? Amen. Para malungkot pa rin kayo. Baka mayroong kasalanan hindi pa napapatawad. Okay. Sa pa po. Psalm 119, verse 16. Psalm 116, verse 119, verse 16. I will delight myself na in thy statutes, sabi, I will not forget thy word. Na? Say, ibig sabihin dito po, no? Happy is the man who delights in God's word. Amen. Alam niyo nung araw, nung wala pang mga text, wala pang mga cellphone, na? Ang means ng communication nung araw, either by telegram or long distance call. Or yung nga pong sulat na nanggagaling sa post office. Di ba? Na araw, pag gagawa ka ng telegram, ewan ko kung bakit ganon. Na, sabi mo, tatay, na, short na po ako ng allowance, stop. Kailangan may stop eh. Ewan ko kung bakit. Siguro walang period yung mga telegraph noong araw. Na, sana po padalhan mo ako ng isang kilong baboy. Stop. Ay, ganun po. Na? So, padadala ngayon niya, matatanggap ngayon niya, mga kapatid. Ano ba yan? Yung mga RCPI. Yun, RCPI. Diba? Yun yung mga means ng communication ng araw. Ano po? O, di kaya, pupunta ka doon sa mga munisipyo na meron po sila dyan mga malalaking mga aparato sa telepono na ang gagawin mo, pupunta ka doon, tatawagan mo yung gusto mo makausap na ang gagawin naman doon sa kabilang end ng linya, hahanapin ngayon yung gusto mo makausap, kailangan magpunta rin siya doon sa telecommunication. Doon kayo makakapag-usap. O di kaya, yung sulat nga na ihuhulog mo po sa mga post office. Na ano po ang point doon, mga kapatid? Ang point po doon, dahil nga po, na, yung means ng communication ng araw, napakatagal, pag sumulat ka, 7 araw pa yata bago matanggap eh. Ano po? Kaya bago makabalik sa iyo yung sagot, na bibilang ka ng mga 2 to 3 weeks. Amen? Pero pag dumating naman, ay talaga naman po. Na? Pag nakita mo nang naglalakad yung kartero, mga kapatid, malayo pa lang, sisigawin, ano ba, mayroon ba ako dyan? Di ba? Amen? Oh, at tumalakas ako. So pag nalaman mo na meron, aba, eto na. Na? Pagbukas na pagbakos mo na yun, dear someone. Ayun. Di ba? Medyo may amoy pa yung kanyang stationery na ginamit. Di ba? Then, you delight. And you are happy because, di ba, someone send you a message. Di ba? Amen? Kaya dapat, ganyan din yung sinasabi nga dito, I will delight myself in thy statute, I will not forget thy word. So, madalit sabi, mga kapatid, ano? Yung tao po na nagiging masaya, kasi po, mga kapatid, nagdi-delight po siya sa salita ng ating Panginoon. Amen? Na minsan, mga kapatid, ito po, ewan ko kung ilang porsyento sa atin ang guilty po rito. Minsan ako po guilty rin eh. Pag-gising sa umaga, ano ang una niyong inaabot? Cellphone. Hindi naman siguro lahat. Na? Ngayon, bakit mo inaabot ang cellphone? Ang iba, tinitignan kung anong oras na. Ang iba naman, tinitignan na baka merong nag-text sa kanya, nag-message sa kanya habang siya ay natutulog.
Amen? Na? Gayon. Nasaan yung Bible natin? Minsan, pag magkatabi yung Bible tsaka cellphone, unang dadamputin, cellphone eh. Di ba? Amen? Minsan, sasabi natin, yung cellphone ko naman may Bible. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, iba pa rin kung ang daladala niyo at binubuksan itong librong malalaki na ganito eh. Iba pa rin po ito. Iba dating. Amen? Na? At pag meron kang talagang nagustuhan, kukuha ka ng color, Crayola o pang highlight. Amen? Na? Alam niyo ba ngayon, ewan ko po, na? Yung kusang loob. Sabihin, walang magsasabi sa iyo. Gagawin mo yan. Na parang sinasadya mo na gawin. Ano po yun? Na? Kukuha ka ng verse, me-memorizein mo. Amen? Amen? Alam niyo po ba ang retention kapag minemorize niyo ang isang verse? 100%. Na sa lahat na sasabihin ko po sa inyo ngayon, hanggang alas 8, siguro maganda na kung may 20% na mariretain. Pero pag nagmemorya ka ng mga talata sa Bible, 100% na re-retain. Pastor, medyo tanda na tayo eh. Alam niyo po ba mga kapatid na meron pong research na lumabas na para ikaw makontra mo yung pagiging ulyanin o yung Alzheimer, magmemorya ka ng mga verses. Na, meron pong isang article pa, mga kapatid, gumastos ng milyon dolyar. Alam niyo kung anong pinag-aaralan? Na, kung ano ang mga muscles na gumagalaw o nagpa-function pag ikaw ay ngumingiti. Biro niyo po, milyon dolyar. Amen? Oh. Kaya isa po, mga kapatid, na, lalo na kaming mga may edad na, medyo basa pa rin at medyo memorize pa rin, na, para yung memorya natin, hindi po mawawala. Mamaya, pagdating ng araw, ang tawag na ni Tatay Ray kay Sister Letty, Karen na. Meron parang ano, di ba? Parang, ano ba yun? Yung maglolo sa McDonald's. Karen, ano ba yung talagang pangalan niya? Jean, parang iba yung pangalan niya. Pero ang tawag sa kanya ng lolo niya, Karen na. Amen? Na, kaya tinasabi nito, happy is the man who delights in God's Word. Na? Kaya, sulat, tuloy nyo pa rin. Kung kayo po'y kumukopya pa rin ng mga verses sa Bible, tuloy nyo lang yan. Diba? Kahit po, minsan, aalikabok ka na dahil hindi nyo masyado nahawakan yung notebook nyo. Pag nahawakan nyo, sulat na naman, kopya na naman. Na? Bakit po? Happy is the man eh. Diba? Unang-una, masaya tayo kasi napatawad na tayo, tinakpan pa yung ating kasalanan. Pangalawa, mga kapatid, dapat talaga sumasaya tayo kasi meron pong araw-araw na mensahe ang Panginoon sa atin. Amen? Pangatlo, 1 John chapter 3, verse 22. 1 John 3, 22. And whatsoever we ask, yan, amen. Masaya na kaagad tayo dyan eh. Kasi hingi. Amen. We receive of Him. Ayun.
Because, sabi yan, we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Amen? So, ibig sabihin, ano po yan? Happy is the man who keeps God's commandment. No? Kaya sabi dito, kung sino man daw, ano, o kung ano man ang ating hihilingin, tatanggapin natin yan. No? Pangako. Pero anong condition? Sundin mo muna yung utos ko. Diba? Okay. Ano yung utos? Na yung mga gagawin daw natin, ang lahat ng mga bagay-bagay na nakaka-please sa paningin ng ating Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, ito po. Faithfulness will always rewarded. Ha? Ang katapatan sa Panginoon, lagi po yan may gantimpala. Na maaari hindi mo pa natatanggap ngayon, pero meron po yan gantimpala. Amen? No? Kaya, mga kapatid, masaya ang tao na talaga pong sumusunod sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. Masaya po yan. Alam niyo po, mga kapatid, pag meron kang nagawa, minsan, no? Na hindi alinsunod do sa utos sa'yo, minsan nagigilty ka pe. No? Pag tayo po ay hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, makakaramdam ka na parang ano, naku, bira, mali itong ginagawa ko. Alam ko, mali ito eh. Napupukaw ba, mga kapatid, yung saya? Napapalitan niya ng takot. Napapalitan niya ng guilt. Napapalitan niya ng pangangamba. Kasi nga, dahil alam mong mali, ginawa mo, eh baka mapalo ka pa ng Panginoon. Nawawala yung saya. Amen? Alam niyo po, dalawang bagay yan eh. Pag ginawa mo yung inutos sa'yo, masaya ka. Tama? Ano yung pangalawang bagay? Na masaya din yung nag-utos sa'yo kasi sinunod mo siya. Sabi ko, hindi lang ikaw ang sasaya dito. Yung nag-utos sa'yo, sasaya, ikaw na sumunod, masaya ka rin. Sa dalawa kayong masaya. Na? Katulad itong si Nathan. Ang ano siya, ewan ko kung siguro mga isang taon pa lang siya. Na nakasakay kami. Yung nga, yung bibili siya ng kanyang Ranger. Kulang daw ng 6,000 yung pera dahil mayroong mga napamaskuhan na eh. Kulang ng 6,000. So, nakasakay kami. Eh, first time, sinabi nila, oh, sabi nga doon, Nathan, beautiful eyes nga kay Lolo. Pambira nag-beautiful eyes. First time ginawa. Ayun, nabigyan ng 6,000. Nabili yung Ranger. Na ang point po doon, mga kapatid. Nung sinabihan siya, ginawa niya, at yung nagsabi, masaya. Ayun, may gantimpala. Huwag kayong magbo-beautiful eyes sa akin ngayon. Baka bigla kayo humarap sa akin. Pastor, gano'n kayo nag-gano'n. Benching ko, bibigyan ko kayo. Anyway, mga kapatid, yan po ang sinasabi po rito. Sa 1 John chapter 3, verse number 22. Amen? So, yung sabihin, kung titignan po natin, mga kapatid, parang wala tayong dahilan para malungkot eh. Na? Isa pa. Psalm 84, verse 4. Psalm 84, verse 4. Yan. Blessed. Ayun na naman yung word. Happy pa rin yan. Na? Oh, happy are they that dwell in thy house. Now, they will be still praising thee, sila. Amen. Kaya alam niyo po, ang pinakamasayang tao dito sa atin, si Chalitz. Kasi nakatira sa house of God eh. Diba? Pag mayroong bisita, sinong
nagbabantay dito. Sabi ko, yan, si Chalitz. Siya lang, oo. Pero siyempre, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Panginoon. Eh, yan ang sabi, no? Blessed are they that dwell in the house of thy house. Di ba yun din yung sinabi niya? Surely goodness and mercy shall follow me and I will dwell in the house of the Lord forever. No? Sabi rin ni David, mga kapatid, ano? Mas nanaisin niya raw, no? Yung matulog o tumira, mag-dwell, no? sa bahay o sa tahanan ng ating Panginoon, na para bagay yung isang araw ay parang 1,000 taon. Amen? Kaya sabi rin ni David, di ba, I was glad when they told me, no? Na kami ay pupunta sa house of God. Sa madalit sabi, mga kapatid, tingnan niyo po. Na ang pag-a-attend sa church will always bring happiness to God's children. Amen? Kaya yung hindi masyadong faithful sa kanila pong attendance, eh wala, konti lang ang saya nila. Di ba? Na mabuti nga, kahit papano, binibigyan pa sila ng Panginoon ng konti na saya. Amen? Na? Kaya, tignan nyo, mga ilang kembot na lang, lalamig na itong bulwagan natin. Ano? Na si Tatay, ano raw, no? Tatay Manny at si Nanay Meli, dahil sa kakasabi ko raw na matulog na kayo, ayun, nagdala ng maraming unan, bilin nyo raw. No? Para pag, di ba, bumubuga na yung lamig ng mga aircon, pwede mong unanin, pwede mo rin yakapin. Yun na niya, di ang sarap, di ba? Amen? Na habang ako'y nagsisermon dito, para naman kay hinehele-hele dyan. Di ba? Basta ano nga, no? Basta wag ka lang hihilik, baka magising yung katabi mo. Anyway, mga kapatid, yan po ang sinasabi ng ating Panginoon po rito. Na, si David mismo, mga kapatid. Alam niyo po, tingnan niyo, ha? Noong araw, yung templo, napakaganda. Amen? Lahat ng materyales na puertes, inilagay dyan. Meron niyo po yung templo, yung mga posting ganyan. Poste na. Na? Mga kahuyaan na mga talagang mga prime na kahuyan. Kung ano yung, kumbaga sa atin, nara sa kanila, yung mga, ewan ko, kung ano mga tawag doon, mga cedar tree o anuman, wood, na magandang maganda po yan. Tapos, mga kapatid, tinayo nila yan, walang ginamit na pako. Nakikita ba kayong gumagawa ng mga muebles na talagang tatapyas-tapyasin yung ano, tapos biglang, di ba? Pag pinagdikit-dikit na gano'n, talagang sukat na sukat. No? At kung meron mang gagawin pako yan, ang gagamitin, yung kahoy din, na parang ilulusot na gano'n. Na ganun po yung ginawa. Tapos hindi po, mga kapatid, basta ganun lang, inoverlay with gold pa po, binalutan ng ginto. Bakit po nila ginagawa yan? Tahanan ng Diyos eh. Amen? Kaya dapat talaga itong ating na building na ito gumanda kasi tahanan ng Diyos. Sabi, pinagaganda natin kasi po, yun ang tama, yun ang biblical. Na, hindi naman natin sinabi kailangan maging dumami ang milyonaryo. Kahit yung maliit lang naman na bulwagan eh, para sa Panginoon, eh, ayusin eh. Mapapaganda naman yan. Di ba? Amen? Oh. Bakit po mga kapatid? Kasi, na, sa tahanan ng Panginoon, nandiyan lagi na ang mga pagpapala. Na pag ikaw ay lumayo sa tahanan ng ating Panginoon, ibig sabihin, no, nagiging inactive ka na, parang ikaw na rin ang umayaw sa pagpapala. Sorry ka na lang. Amen? Na? Okay, isa pa. Isaiah 40, verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles.
they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Na? Sabi din, sabi, tignan niyo po, happy is the man who waits on the Lord. Amen? Nag-message sa akin si Ternel, sabi niya, yung return ticket daw nila ay August 18. August 18, return ticket. Ewan ko lang kung kasama sila doon sa ticket na mag-return. Basta yung return ticket. Na? Pero ganun pa man, siyempre may excite ka, may date ng pagbabalik eh. So hihintayin mo ngayon yan. Di ba? Sabi ka ben, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Na spiritually, man kabatid, pag tayo'y nangihina, hintayin mo ang Panginoon, aba, lalakas ka uli. Amen? Kaya yan po ang pinapakita dito. At syempre, habang ikaw ay naghihintay, naghahanda ka. Na? Kaya kanina, yung sangkalan ni Sister Nell, hinahanap ko na eh. Dahil nung nag-fellowship kami ng mga men, naiuwi yung sangkalan doon sa panghiwa ng mga inihaw eh. Sabi ko, hanapin nyo kung nasa nyo. Nakahanapin tiyak yan. So may paghahanda ka. Di ba mas maganda yung naghahanda ka kesa yung humanda ka? Alam ang gusto, maghahanda ka o humanda ka? Parang di ba may mga nanay kasi na ganyan, di ba? Pag hindi mo nakita yung bagay na yan, lagot ka. Ha? Makikita mo. Di ba? Makikita mo. Sabi, huwag kang maglaro dyan. Pag naputo lang paa mo dyan, ha? Huwag kang lalapit-lapit sa akin at tatakbo ka papunta rito. Eh, paano nga mangyayari? Putol na paa. Di ba ganyan pag nagalit yung mga nanay? Na? Na parang di natin maintindihan eh. Anyway, mga kapatid, sabi nga rito na, na masaya po ang naghihintay. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay na ito, sabi nga natin, life is always a test. Kahit ano pa po. Na? Life is education. Marami tayo natututunan. Life is a test. No, life is problem. Di ba? Na, pero pag meron kang hinihintay, aba, masasaya ka. Masaya ka. Bakit? Hinihintay mo ang Panginoon eh. Amen. Na kaya happy is the man who waits on the Lord. Okay, 84 uli. Psalm 84, verse number 12 naman. O Lord of hosts, blessed or happy is the man that trusteth in thee. Amen. Alam niyo po, yun lang naman talaga magpapaligaya sa atin sa mundong ito eh. Yung tiwala at pagtitiwala natin sa Panginoon. Di ba? Kasi, ang expectation natin pag sa tao natin inilalagay, na karaniwan nabibigo tayo eh. Di ba? Napakaraming mga broken promises. Di ba? Yung mga pangako na ilang beses na ipangako, nakapako pa rin. Naalala ko nung araw, nung yung mother church natin po, kay Pastor Belmonte, ang location niya sa Paco, sa ano, Manila, Paco, Manila. Na, kaya pag merong mga churches fellowship, nire-recognize yung mga churches, church ng Santa Ana, church ng ganito, ng Mandaluyong, na tapos biglang, pag kami na ang tinawag, oh, eto po, ang church ni Pastor Belmonte,
Bible Baptist Church, Paco, Manila, hanggang ngayon, nakapako pa rin. Sa tatawanan kami, na pero kay Pastor Belmonte, na-offend pala siya doon. Na, parang si General Bato, tinawag siyang Batugan. Na-offend. Eh, Pastor Belmonte, na-offend din. Na parang pakiramdam niya, pag sinasabing nakapako pa rin, parang wala siyang ginagawa bilang pastor. Na ang tagal-tagal na namin doon sa pako na yon, eh maliit lang kasi yon, isang apartment lang, na pag nagkaroon ng tao na mga 50, punong-puno na. Sabihin, standing room only lang yon, na yon. Na kaya pag sinasabing, na, ayan ang mga taga-pako, hanggang ngayon, pako pa rin, nakapako pa rin, na, nasasaktan po siya. So, ang ginawa po namin doon, every Friday, prayer meeting, overnight prayer meeting, talaga po, mula gabi hanggang ano, natatapos kami, maliwanag na. Hanggat binigyan ng wisdom si Pastor Belmonte, nakuha namin yung Skoda, ewan ko, alam niya, sa May San Marcelino, merong isang function hall po doon, para auditorium po, inupahan ng araw lang ng Linggo. Na, kaya yung 60, yung 50 attendance, umabot po yan, mga kapatid, ng 200. Na hindi na magkasya po doon, inupahan naman isang napakalaking function hall dito naman po sa ano, sa Trader's Hotel, doon na po sa tapat ng CCP. May hotel dyan, parang iba na pangalan ngayon eh. Na, umabot po, mga kapatid, ang attendance dyan ng 700. Diyan niyo po. Siyempre, nakuha na nila. Nakuha na ng church ang atensyon ng demonyo, ng gulo ang demonyo. Hanggat nahati, na tatlong hati po yan. Pero ganun pa man, mga kapatid, na, happy is the man that trusted in the Lord. Na, kaya habang tayo po nagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, masaya po tayo. Na, kasi ang expectation sa tao, minsan talaga nabibigo tayo. Kaya nga sabi ni David, mga kapatid, ang expectation ko ay sa Diyos lamang. Amen? Okay, at ang huling talata po natin, James 1.12. James 1.12. Blessed, ayun na naman yung word blessed. Or happy is the man that endureth temptation, or trials, or testing. No? For when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord had promised to them that love him. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, now happy is the man who has grace to endure. Na, yung dami naman ng mga pagsubok na pinagdaraanan mo, personal na problema, trabaho sa eskwela, trabaho po, ibig sabihin sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, na, sa loob ng church, at kung ano-ano po, mga kapatid. Na, mga pagsubok po yan eh. Na, pero sabi nga dyan, na kung meron kang grace na mag-endure, aba, na pinangakuan ng Panginoon, bibigyan daw ng Panginoon ng crown of life. Alam niyo, nakita ko rito mga kapatid, kung sino po yung talagang nag-i-endure. Ha? Yung talagang nagtsatsaga, naninindigan, nagtitiis sa bawat pagsubok. Andiyan po sa verse na yan. Na, to them that love Him. Sabi, pag mahal mo ang Panginoon, kakayanin mo lahat ng klaseng pagsubok. Sabi, hindi ka bibitaw sa Panginoon. Na, ang iba kasi, mga kapatid, pag natalo ng pagsubok, mawawala sa church. Na, minsan, pag nabakabigat yung problema, ang magiging bukang bibig, na, Pastor, pag-pray niyo po ako, baka ito pa ang problema na ito maging dahilan na bumitaw ako sa Panginoon. Wala. Kung ang problema, mga kapatid, problema, lalo ka dapat kumapit sa Panginoon. Huwag kang bibitaw. Amen?
Kaya, tiwala sa Panginoon, manindigan para sa Panginoon, at ang Panginoon, bibigyan tayo ng biyaya na magtiis. Amen? Ha? Kaya mga kapatid, yan po yung pitong talata na nagsasabi dapat maging masaya ang mga anak ng Diyos. Masaya ba tayo ngayon? Kasi sabi niya, no? Doon sa text po natin, sa verse 17 ng John 13, if you know these things, happy are ye if you do them. Ibig sabihin, if you know these things, hindi ka magiging happy. Bakit? Kasi hindi mo naman ginagawa, hindi mo ina-apply. Kaya para maging masaya ka, sayang naman yung nalaman mo. No, kaya kung meron kang nalaman na sinasabi ng Panginoon, aba, gawin mo na yan. At yan po ay magdudulot sa atin po ng kasiyahan. Kaya mga kapatid, alin niyo po, ang isang church sa sumusunod sa kalooban ng Diyos, masayang simbahan. Masayang iglesia, mga kapatid. Diba? Ang tanong, ang Bible Baptist Church ba ng Marilao, masaya? Masaya ba tayo? Dahil tayo ay sumusunod. Diba? At pag tayo'y masaya, ang demonyo malungkot. Pag tayo malungkot, ang demonyo masaya. Eh bakit natin nahayaan o bakit natin papayagan na ang saya ng ating church na kawin ni Taning? Hindi po. No, 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 no po yan, mga kapatid. Diba? Para sasabihin natin, no, 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 Satan, no. Huwag dito. Huwag dito sa BBC Marilao. Huwag dito. Gusto mo yung simbahan doon sa bayan, doon ka magpunta. Pero no, 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 dito. Hindi kaya yung simbahan sa prensa, doon ka magpunta. Huwag dito. Nakasumagot ang ano, ang Diablo. Pastor, nandun na po kami. Matagal na. Kaya gusto namin dyan sa inyo dahil wala pa kami dyan. Amen? Amen? Sa biyaya po ng ating Panginoon po yan. Tayo pong lahat ay tumayo. So, bago po tayo mag-closing, sama niyo po yung prayer doon po sa ating na mabigyan na tayo ng kwenta nung linya po sa Meralco. Para ma-enjoy naman na natin yan. Amen? Na yung kwenta kasi para alam natin kung magkano na babayaran, makapagbayad doon para po maumpisahan na. Na yan po, may pambayad na po tayo dyan. May pambayad na. Na mga 3 Bombay lang ang ating nakidnap dyan at yan ang ransom. Baka maniwala ah. Amen? So, yan, pray nyo rin po na si Sister Lalaine, Nanay Taleng, hirap pa ba? Nanay Taleng ha, hindi Taning. Ha? Taning si Satanas yun. Lahat ng alam niyo na lang po, may mga karamdaman. Si Ona pala, si Ona. Ay, anong nangyari kay Ona? Huy! Babalik na naman? Hindi ba galing na sila na Monday? Mahirapan. Pag-pray natin. Wala namang imposible sa Panginoon eh. Amen? Brother Danny rin pala. Bambira. Nung Sunday, nakakalaban ko po si Brother Danny sa bowling. No, nagbo-bowling eh. Hindi ko lang alam kung tumatama dahil iniwan ko na siya eh. Pero yung huling nakita ko, natumba yung isa. Sa 3 bolang ibabato, 2 yata nakakanal. Pero mga kapatid, nagbo-bowling. Amen? Kahit sabihin, buhay ang loob. No? Dahil sumusunod sa Panginoon, sa kanyang salita, masaya. Amen?
yung gusto natin, mga kapatid, na sumaya. So tayo po yung manalangin, andan na rin po natin ang mga kaloob. Salamat, Panginoon, sa aming po mga talatang nabasa, na ipaliwanag, Panginoon, at alam naman namin, Panginoon, ito nga po ay nagbigay konfirmasyon sa amin po para kami ay talagang tunay na maging masaya sa inyo po, Panginoon. Yeah, Lord, patuloy mo po ngang palaguin pa po ang mga talatang ito at sa mga talata pa po na mababasa namin sa inyo po aklat, Panginoon, na tunay nga po na magpapalakas po sa aming spiritual para malabanan po namin, Panginoon, lahat ng mga atake ng Diablo po sa amin, Panginoon. Lord, patuloy mo po pagpalain ang bawat isa, Panginoon, at ang aming mga special requests sa aming po mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman, Panginoon, kayo na po ang siyang humipo sa mga karamdaman po nila. Langin po rin namin, Panginoon, ang mga maipagkakaloob, basbasa mo po ito, patuloy po magamit sa inyo pong gawain, basbasa mo po rin, Panginoon, mga magkakaloob. Ito po lahat ay aming hiniling salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po lahat ay tumayo na po, mga kapatid. So, ito po ang inyo pong basta lagi nagpapaalala po sa inyo. Mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless you all po. Kita-kita po tayo this coming Sunday ulit.